Nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police ang 50 biktima umano ng hindi makatarungang paniningil ng ilang online lending app. Ayon sa PNP, direhistrado at umano'y mga Chinese ang nagpapatakbo nito. Si Patrick De Jesus sa detalye. Rise and shine, Patrick. Sama-samang dumulog para magsampa ng reklamo sa PNP ang nasa 50 individual na umano'y biktima ng pangharas at pananakot mula sa kanilang inutangang online lending apps matapos hindi agad makapagbayad. Si Aniel, emosyonal pa, hindi niya sukat akalain na abot ng 60,000 piso ang inutang niya na 10,000 sa 15 applications na kanyang inutangan. Pinipilit po talaga nalang ako makapagbayad, sabi 10K lang daw po yung buhay ko. Sila po din. Naawa po kasi ako sa ano, sa tatay ko po. Kasi ano eh, ang kinabubuhay lang po kasi ng tatay ko sa sari-sari store lang po namin. Kulang po yung kita. Kasi ako lang din po yung tumutulong sa pamilya ko nga po. Si Cherry, ibang klase ng pananakot ang naranasan. Bukod sa pagbabanta sa text, may funeral service pa niya na ipinadala sa kanilang bahay. May nang una nag-text sa akin na walang nakukulong sa utang pero may namamatay. Sabi nila, 10,000 lang ang ulo ko. Pagkatapos nun kinabukasan, may pinadala sila na funeral service sa bahay. Ako yung naka-receive. Paglabas ko, sabi nila, kukunin namin yung bangkay ni Cherry. Diyan ba si Cherry? Ganun. Sobrang trauma talaga, tsaka stress, tsaka na-depress din kami. Na-depress din ako kasi nga nagulo yung bahay namin. Pagkatapos po nagpadala ng funeral service, dahil sa payo na rin ng mga kaibigan ko, lumipat na po ako ng tirahan. May ilan namang ipapahiya sa ibang tao tulad ng OFW na si Paula. Sabi ni Paula, sa kanyang amo sa Singapore pa ipinadala ang demand letter. Kaya naman napilitan siyang umuwi rito sa Pilipinas. Kinausap po ako ng amo ko, nagalit po sa akin. Kaya na-stress po talaga ako kasi napahiya ako dun sa amo ko. Tapos sumunod po, nagpadala po uli sila ng demand letter. Natakot na po ako. Bakit po kasi sila sa amo ko nagpadala? Meron naman akong pamilya dito na dito po yung address ko sa Pinas. Ayon sa PNP, patuloy ang pagtukoy sa mga nasa likod ng pananakot. Kabilang sa isa sa pangkaso ang online harassment, grave threat, coercion, unjust vexation, cyber libel at paglabag sa Data Privacy Act na may parusang pagkakakulong. Base sa investigasyon, napag-alamang hindi rehistrado ang mga online lending apps. Ang financer din ng mga ito ay nasa labas ng bansa. Karamihan ay Chinese. So yung mga nahuhuli po natin mga Pinoy dito, kung sino man ang nandiyan sa mga in-establish nilang business, ay para mga supervisors lang sila dito, caretaker lang sila ng business dito, pero hindi sila ang actual boss. Nagpaalala naman ang PNP sa publiko na maging maingat at huwag kaagad maniwala, lalo na kung ang mga ganitong serbisyo ay iniaalok online. Ang kailangan po lang talaga dito is awareness din muna. Kasi habang may naluloko, nagpapaloko, magta-tribe sila sa business. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.